Magandang tanghalian po uli sa inyo. Kadarating ko lang po, galing din pong work. Ngayon po, ang pagkain ko po ay LO. LO means leftover. Kasi po, nagkaroon po kami ng surprise birthday dun sa isang kumari ko at dito po yung ginanap sa bahay. Ngayon, ito po yung mga leftover. Hindi ko na nga lang po kasi na video yung pagluluto, pero tara! Kung may pagkain po kayo dyan, saluhan nyo ako. Kain po tayo. Ngayon, eto po yung adobo na dala nung isa naming kumare. Meron din po kaming paklat. So, ang dala po niya yung adobo niyang manok na merong atay. Ayan. Ang niluto ko po kasi ay chicken inasal. Pero tikman po natin kasi hindi ko natikman to nung Sunday. Kasi akabala nga rin po ako sa pag-aasikaso. Gusto ko nga rin po sanang i-vlog para ma-meet niyo yung mga kaibigan ko at kumari ko dito sa Belgium. Ngayon, pag po nagkaroon kami ng another party, sige po, sama ko kayo. Ayan, tikman po natin yung kanyang adobo. Siyempre, mas masarap po pag nakakamay. At maglagay po ako ng sitron dito sa aking tubig na maligamgam. Mainit po siya, maligamgam. Ayan. Siguro mga dalawa para mas maganda. Pangkontra lang po ng kaunti sa ating mga kinakain. Ito naman po yung pansit habhab. Yung isang kumari ko din po yung nagdala nito, nagluto rin po nito. At hindi ko rin po ito natikman kasi kinain po namin, kinain ko yung munggo, fried chicken, tsaka yung inasal ko. Yun po ang nakain ko. Tapos, ito rin po, natikman ko naman to. Ito po ay kilawing labanos. Imagine, may nakagawa siya ng kilawing labanos. Siya rin po yung gumawa ng kare-kare. Ganun siya ka-resourceful. So, itong pansit habhab, originally, pansit habhab po talaga. Galing po sa Lucena yung pansit niya. Kaya, tara, kain tayo. Masarap talaga yung may atay sa adobo. Sarap. O ito pong adobo ay mula naman po kay Maring Jocelyn. O Maring Jocelyn, maraming salamat sa adobo. Numuna ako na. Na-excite sa gutom. Sininok. Ngayon po yung pansit habhab. Talagang pansit habhab ha? Kasi galing Lucena po talaga yung kanyang pansit. Meron din po sana kami panonooring ano nun, Carnival Parade. Sama ko nga sana kayo eh. Kaso nyo po, ayun.
Nagkaroon ng bagyo ng hangin. Ay, ang lakas po ng hangin. Kaya hindi na po pinahintulutan ng mga pulis na magtuloy yung parade nila dito. Pag po natuloy, sasama ko kayo sa parade na pupuntahan ko. Masaya po doon. Isingit ko na lang po yung picture nung aming kainan, yung ulam namin nung araw na yon dito sa video. At saka po yung dessert namin. Galing! Ang dessert po namin nun meron kaming style Black Forest na cake. Meron kaming may pagka-chocolate ganache na cake din po. Tapos may, yung isa namin kumare, gumawa naman po siya ng mahablangka na may mais. Ang sarap din po. At ng buche, pilipit. Alam niyo po ba yung pilipit? Yung parang donut na pilipit. Ang tawag kasi sa amin doon, butcheng pilipit. Ay, grabe. Talaga naman po, memories back. Nung magkainan na ng dessert. Next time, pakilala ko po sa inyo yung mga kumari kong yun. Mahilig din magluto eh. Pero, ako lang po yung mataba sa kanila. Eh kasi bukod naman sa mahilig din ako magluto, eh hilig ko rin po kasing kumain eh. Sensasyo ng adobo. Baka matumutin kita, matumutin. Kung kayo po dyan ay nagugutom, iba. Hala, tara, saluhan niyo po ako. Ang dami ko ulam. Nga lang po, lagi niyo nakikita solo ko. Kaya gusto ko po ng kasalo. Iba talaga. Pagkain, Pinoy. Saka iba rin po talaga yung luto naman ng iba. Kasi alam mo na yung timpla mo eh, pag ikaw na yung lagi nagluluto. Sa tumikin talaga nung luto naman po ng iba. Sambahan natin ng adobo, sambahan natin ng kilawin. At yung sarap niya, mas sumasarap pa. Alam naman po natin na ang adobo, pag tumatagal, mas sumasarap. Ganun din po ang labanos, ha? Yung kilawing labanos. Pag po tumatagal, mas sumasarap. Ang sarap naman po talaga, eh. Sa pansit habab po ulit. Ayan. At kilawin. Ito lang po ang masarap eh, no? Pagka may party ang mga Pilipina, may kanya-kanya po silang dalang paklat, uso yan sa atin, pero uso din po dito sa amin. Ang magpaklat, magdala ng kanya-kanyang specialty na pagkain o kung ano man yung gusto mong dalhin at i-share sa iba, ipatkim yung mga bago mong timpla, ito po yung chance namin na makatikim. Pero yun nga po, ganun din, lagi po kami bumabalik sa pagkain Pinoy kasi iba po talaga ang pagkain Pinoy eh. Doon na lang po namin ba yung miss na nasa ating bansa, nasa Pilipinas, mga pagkain sa Pilipinas, dito na lang namin
parang dinadivert, parang hindi namin masyadong mamiss ang Pilipinas. Siyempre, namimiss po talaga. Kaya lang, ito na po yung isa sa way para hindi masyadong ibang nagki-craving ka na kung anong pagkain sa atin. At ginagawa po namin, talagang gumagawa kami ng kanya-kanya po naming timpla at nakakapagpatikim kasi iba-iba rin po kasi kami ng lugar. Katulad po nun, may isa kaming kumari ng taga-Lucena. Yun, siya po yung nakukuhanan ng pansit na galing Lucena, na pansit tabhag. Tapos sa isa kong kumari, paraho po kami ng lugar. Yung isa ko na makumari, parting, yung gumawa po ng kakanin, parang parting Bisaya po ata siya. Yun, ang sarap po gumawa nun ng kasabakik, suman, yung kanyang mahablangka. Masarap siyang gumawa. Kanya-kanya lang talaga po talaga ng hilig sa pagluluto. Lakas po ng hangin eh. Hindi na dinig yung hugong. Ayan. Nabusog na po uli ako. Marami pong salamat sa pagsalo niyo sa akin. At marami pong salamat sa panonood niyo sa mga videos ko. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click po yung bell para lagi ko po kayo manotify pag may bago po akong video. So, hanggang sa muli!